Hello everyone, today we are going to cook spicy chicken feet in black bean sauce. And for our ingredients, kindly screenshot the next part of the video. You can see our chili flakes, our sugar, our sesame seeds. You can also see our beef soup base. It has the spices that we need. This is optional as well, guys, if you can find it. You can also see here the black bean sauce. We need ginger, chopped onions, spring onions, crushed and chopped garlic, our chicken feet, salt and pepper to taste, and oyster sauce as well. Kapag mainit na ang ating kawali, atin ang ilalagay ang ating olive oil. Lukulo na ang mantika at ready na tayong mag-gisa. Ilagay ang sibuyas. Matapos ay halu-haluin ito. At atin namang isusunod ang ating bawang. Ipa-brown natin yung ating bawang pero huwag nyong susunugin, guys. Kung hindi, ito ay sobrang mapait. Pag nag-iba na ng kulay ang ating onion at garlic, ilalagay na natin ang ating chicken feet. Halu-haluin natin ang ating mga chicken feet para pantay yung pagkakaluto niya. Medyo nakakangalay yung part na to, ano? Pero patience is a virtue. Kaya kung gusto mong maging masarap ang iyong chicken feet, ikaw ay maging matyaga. Kaya halu-halo lang tayo. Sa mga oras na to, almost nagbago na ng kulay ang ating mga chicken feet. Kung makita nyo naman, hindi na sila masyadong raw. Kaya atin ang isusunod ang ating next step at ating ilalagay ang ating mga Chinese spices. Ayan, yung nasa pouch kanina na pinakita natin. Beef soup spices, atin na siyang ilalagay. Optional lang to, guys, pero mapapansin ninyo na mas malinamnam yung ating dish kapag merong ganitong spices. Or pwede nyo rin silang bilhin individually. I think it's cinnamon sticks, star anise, and yung ibang seeds, hindi ko na siya alam specifically. Pero if you can find the specific beef soup spices, you can put those things. Tapos ilalagay na natin ang ating asukal. So itong dish na to is nag-aagaw na salty, spicy, and medyo sweet na rin. Kaya it's really, really yummy! Next, ilalagay natin ang ating chili flakes. Susunod nating ilagay ang ating tubig. Isa't kalahating cup ng tubig. At atin itong pakukuluan hanggang lumambot ang ating mga chicken feet. At nang manuot yung lasa ng spices sa ating mga chicken feet. Tapos ay ilalagay natin yung kalahati ng ating spring onions. Kasi yung half nito ay gagamitin natin pang garnish mamaya. Lalagyan din natin ito ng isang kutsarang ginger para mawala yung lansa ng ating chicken feet. Atin itong takpan at hayaan natin kumulo ng kumulo. Maaari nyo rin itong haluin paminsan-minsan para pantay yung pagkakaluto ng ating mga chicken feet. Ayan! Kung makikita nyo naman, nag-reduce na ng kuunti ang ating sabaw based dun sa original line na makikita nyo sa gilid ng ating kawali. Pero atin pa rin itong hahayaang kumulo.
Habang kumukulo, atin nang ilagay ang ating spicy black bean sauce. Hahaluin lamang natin itong maigi at atin itong muling pakukuloan. So hahayaan nating mag-dry up yung sabaw para mang maiiwan ay isang thick at very tasty na sauce. Atin din itong lalagyan ng isang kutsarang oyster sauce para mas maging maumami. Yes, umami. Maumami ang ating dish. This has been boiling for a few minutes and the sauce has thickened up a bit, but we'll still reduce the soup to make it to a sauce. Ano na po mga kaibigan, kung makikita nyo, we have now a thick sauce at na-reduce na po siya ng todo compared sa ating initial na 1.5 cup. At this point, the chicken is falling off the bones and it's easier to eat if it's very soft. Actually, gusto ko nang kumain eh. Kaso, kailangan ko pang mag-video. Kaya, sama-sama tayo maglaway sa ating chicken feet. Guys, you can remove these spices before serving so that pure chicken feet lang yung ating nasa plate. Sabi nila, people eat chicken feet because it's rich in collagen. And collagen is, as we know, it's good for our body. Pero kahit ano pa yan, masarap talaga ang chicken feet. Before, alam ko lang na ang lutuin sa chicken feet is adobo. But now I have this recipe and I always use this every time. Kaya, what are you waiting for? Let's eat! Time to add our sesame seeds for extra garnish. And yung ating itinirang spring onions, pwede din natin ilagay. Try this recipe guys and let me know in the comment section if you've liked it. Salamat po sa panonood at ako'y kakain na ng nakakamay. Paalam!